And welcome back to my channel. So for today's video, ipapasilip ko sa inyo ngayon yung bagong renovation na ginawa ko dito sa S Residences. So guys, kakaiba yung unit layout ng unit na to. So hindi to yung typical no na one bedroom na nakikita niyo sa vlog ko. So bihira lang yung mga renovation na ginagawa ko yung ganitong layout ng unit nila. So this is 26 square meters, okay? So ipapasilip ko sa inyo ngayon yung kabuuan ng kinalabasan ng ating renovation. So, ang purpose ni client guys, this is for staycation or Airbnb business. This is more on short-term rental. So, thank you again sa aking aking client from Singapore. Ayan. Hi, Ma'am Victoria. Thank you so much sa trust. Anyway guys, umpisahan na natin yung ating unit tour. Ano ba yung concept? By the way guys, ang concept na ginawa ko dito is more on parang soft touch no ng design natin, may pagka feminine. Ayan. So kung makikita niyo sa background ko guys, meron tayong mga pink or old rose na kulay ng ating mga wall accent. And sinamahan natin siya ng gold na accent din. So unahin muna natin sa part ng kitchen area kung ano yung mga binago natin. So let's go. So yun guys, nandito na tayo sa kitchen area and andito yung ating main door. So meron na akong dinagdag na konting design na no. So nagpa-customize ako dito ng kanyang shoe rack. So meron tayong shoe rack dito and syempre meron tayong mirror dito. So sayo naman yung area na to. So nilagyan ko siya ng mirror and then at the same time syempre meron tayong accent na abis and flower base na ganyan. Sorry, flower na ganito. May pa-alcohol tayo guys. So yun, so dito naman sa kitchen area, wala tayong masyadong binago. Ito na yung actual deliverables ni SMDC. Naglagay lang tayo dito ng backsplash and of course the T5 light para at least ma-enhance yung ating area dito sa kitchen. And yan, hindi na rin bago sa mga vlog ko itong barn door na to para at least gumanda yung eksena ng ating kitchen. Ayan, nagagamit ng ating guests or ating mga unit owner. So very useful itong ano to, barn door na to. So yun guys, dito muna tayo sa living room, okay, bago ang ating bedroom area. So tada! So ito ngayon yung kinalabasan ng kanyang living room. So guys, take note itong layout na to, medyo hindi siya yung typical no, again ulitin ko na nakikita niyo doon sa mga last video ko sa ibang katsas. Kung mapapansin niyo guys, very limited lang yung ating walking space. So ayan, titingnan niyo, makita ko no, medyo masikip siya, pero na-maximize natin yung area na hindi naman masikip tignan kumbaga. So, ayan siya guys. So, ngayon, dito tayo, no? Dito ko nilagay yung ating pinaka bar table. So, pinaka-customize natin to, dalawang seaters. And of course, guys, nagdagdag ako dito ng art frame as a wall accent para mag-match siya doon sa design na gusto ko ma-achieve. And then, of course, dalawang drop lights. Sinamahan na rin natin to ng magandang base. Okay. So, dito sa kabilang part naman, guys, ayan, okay. So, naglagay ako dito ng open shelves. Kung mapapansin mo, meron tayong mga wall accents. It's a combination ng wood and gold accent. Ayan. Para at least, mas masarap pa rin siyang tignan. Mas masarap pa rin siyang titigan. So, yun guys. Maganda yung kinalabasan niya guys. Kasi tingnan nyo, yung space,
you know, hindi nakain ng space ng mga cabinet. So, hindi ako naglagay dito ng closed cabinet kasi mas sisikip siyang tignan. So, ang goal ko kasi dito, guys, since medyo maliit na yung ano natin, no, yung living room natin, kailangan yung medyo mas maluwag pa rin tignan. Okay? So, nag-arrange lang ako ng, nagpa-customize ako ng mga ganito klaseng cabinet para at least mas maganda pa rin yung setup, yung magiging setup niya. Okay, closer. Ayan. So, dito guys, meron tayong pinaka-sofa. So, this is sofa bed na nabubuklat to guys. Ayan, pagka yung guests or yung unit owners, gusto meron sila mga ano no, visitors, pwede nilang ilatag to para at least maging higaan din. So, ayan. Then, naglagay ako dito ng ating mirror, okay, para at least yung illusions ba na mapalawak yung area ng ating living room. Okay, hindi ko pala na-mention ulit guys, so syempre, hindi mawawala yung ating cove light dito sa part ng ating unit. So, instead na island cove yung pinagawa ko since mahaba siya, so, yan, cove light na pahaba yung pina-install ko. Then, ito guys, yung ating ceiling fan na meron siyang gold accent. Ayan, then maganda rin yung tama ng kanyang ilaw. Okay, so yun yung pinili ko kasi yung ating aircon nilagay natin doon sa bedroom area. Which is, ipapakita ko sa inyo later on. So, here naman sa part na to guys. Ayan, so this is 50 inches na TV. Naglagay tayo dito ng fluted panel para at least ma-enhance yung design natin dito sa living room. And of course, hanging cabinet, no, TV rack na hanging cabinet. Hindi ko pinasagad sa ilalim para at least yung illusion ulit na malawak pa rin tingnan. Okay, so meron tayong mga storage dito guys. So yan, yung mga storage tayo. So kung meron mga gamit yung mga unit owners or guests, pwede dito. And then, ayan, kung mapapansin yung design natin sa wall, sobrang nice lang kasi yung soft lang ng ganitong ano no, kahit sabihin mong wala siyang masyadong borloloy sa wall, pag may ganito siyang ano, paneling design, nakakasosyal siya. Okay? So, aside from that guys, syempre hindi mo mawala sa akin tong special na kurtina kasi nakaka-enhance ng ganda ng loob ng unit. Sobrang ano siya, sobrang nice. So, again, may balcony itong unit ni client. Ayan, so pagka yung ating mga guests or unit owners gustong, you know, magbuni-muni sa labas, pero ang balkonahan. Okay, so aside from that, kung mapapansin nyo guys, naglagay din ako ng accent dito, no? Ng ating mga, parang ano siya, yung pink retro pillowcase na may ano yan. And then of course, itong ating carpet. May harmony lahat yung colors na ginamit natin dito. So yun. So pasukin natin ang bedroom area guys. So let's go. Ayun guys, nandito na tayo sa bedroom area. So yan, so kung mapapansin mo, itong kulay ulit ng ano natin, it's old rose. Ayan, para at least mag-match siya doon sa design natin sa labas ng sa living room. So okay guys, this is ano no, this is a full double bed, 54 by 75 yung lapad ng ating bed. So again, pina-customize ko ulit to, meron din siyang drawer. Okay, and then naglagay din tayo dito ng accent and meron siyang overhead cab dito sa ating bed frame area. And ito yung bago guys. Meron akong pinagawa na itong ano natin, itong cabinet natin. Ayan, so medyo may kulang pala. Lagyan ko pa yan ng konting ano, eksena para gumanda lalo. So yun, so ito yung pinakustomize din natin na cabinet. Sobrang nice lang guys. Okay, ang daming shelving. Ayan, no? Super nice siya. Okay. So, mamamaximize talaga ito ng ating unit owner. So, sobrang perfect lang yung color combinations na, ginamit natin dito sa kanyang unit. So, andito pa lang aircon, guys. Yan. Dito ko pinalagay. Ang reason out kung bakit dito ko nilagay. Kasi, syempre, pag ikaw yung mag-rent at matutulog ka dito at mainit na doon sa labas yung ano, aircon, di ba, mas hassle yun or hindi okay, di ba? So, kaya dito ko pinalagay yung aircon. Okay. So, yun guys. Ang ganda talaga guys. I swear, ang ganda. Ang soft, tignan na kala mo nasa spa ka. Diba? Para ka nasa spa, nasa salon ka. Kasi ang ganda yung tignan niya. Ang ganda ng color combination. Eh, sobrang match lang sa mga girly-girly na ano. Pang Instagrammable itong unit na to guys. So, by the way, i-up namin to sa Airbnb very, very soon. Okay, pero I think gagamitin muna to ng unit owner. Ayan. So, guys, yung unit na to, this is family suite B. Sa mga nagtatanong sa akin ng mga clients kung ano ba yung dapat nilang gawin,
sa unit nila sa ganitong cut, pwede nyo akong tawagan and tutulungan ko kayo, no, na i-decorate or i-renovate yung inyong mga unit. Ay, yung mga units ninyo. So, yun guys, and I hope na nagustuhan nyo yung aking bagong renovation dito sa S Residency. Thank you!